abroad, masarap pakinggan, pero ang di alam ng iba sa hindi pa nakakarating sa abroad, marami kang sakripisyong dadanasin. Ginawa ko itong video na to para malaman ng iba na hindi basta-basta ang buhay sa abroad. Kapag nag-abroad ka, ihanda mo na ang sarili mo para sa mga laban na kakaharapin mo. Nung una, akala ko pag nag-abroad ka, giginhawa agad ang buhay mo. Hindi pala agad-agad o basta-basta yun. Katulad ko, magsi-7 years na ako, olat pa rin. Bakit kamo? Syempre, may mga obligasyon tayo sa buhay. Kailangan natin magpadala sa ating pamilya sa Pilipinas upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan doon. Sa totoo lang, minsan nga kahit wala ka na eh, basta sila meron. Hindi nila alam kung gaano natin tinitiis yung mga bagay na gusto nating gawin o bilhin, pero wala tayong pambili dahil inuuna po natin sila. Aminin man natin o hindi, karamihan sa ating mga OFW, halos maluluwag na ang mga pantit bra natin, hindi pa tayo makabili ng bago. Yan ang katotohanan. Sa likod ng mga litratong pinopost natin sa FB, Instagram at kung saan-saan, maganda tayo sa panlabas pero sa kalooban, halos sira-sira na yung ating mga kasuotan. Kaya sana kung nakikita nyo kaming nagpo-post sa FB, Instagram at kung saan-saan, yan na lang po ang aming kaligayahan. Huwag nyo po sana kaming huhusgahan na puro lang kami pasarap dito sa buhay abroad. 30 days and 24 hours ang aming trabaho dito sa abroad. Kaya hindi na namin ipagkakait sa sarili namin ang isang araw na pahinga. Para malibang-libang naman kami at mawala ng konti ang aming mga stress sa aming mga amo or alaga. Ang pag-abroad, swertihan lang yan. Minsan, makakakita ka ng among sobra ang mga kamalditahan. Meron ding among mababait at meron ding among mga magugulang. May mga abusado. Nung unang tungtong ko dito sa Taiwan, alam nyo ba kung saan ako napunta? Sa isang malaking restaurant na sobrang busy. Halos hindi po ako nakakaupo doon. Ang upo ko lang po na pahinga ay yung pagkain ko po. Pero siguro ilang minuto lang po yun. Tatayo na naman po ako para gumawa na naman po sa restaurant. Halos all around po ako doon. Lahat-lahat pero wala akong alaga. Kaya lang mas mahirap po siya dahil sobrang busy. Nakababad yung mga kamay ko sa lamig. Open air pa po siya. Sobrang dami ng tao kumakain. Nung time na yon, almost 1 year po ako na hindi nakakahawak ng sahod ko dahil nagpunta po ako dito sa abroad. Puro utang lang po ang ginamit ko. Nangutang po ako sa lending kaya doon po napunta lahat yung almost 1 year ko na sahod. 2 months after po, bago ako nakatawag sa pamilya ko, sobrang lungkot ko po nung unang tungtong ko po dito sa Taiwan. Wala pa akong kakilala, wala pa akong FB.
walang kontak sa pamilya, hindi nga makatawag dahil walang hawak na pera. Yung natitirang sahod ko nakatiting, kinuha pa nila dahil kailangan ko daw mag-savings. Kaya ilang buwan akong nagtiis na walang hawak na pera, hindi ko mabili kung ano yung mga pangangailangan ko. Nung nagkaroon ako ng access sa mga social media, doon ako nakatagpo ng mga kaibigang nakatulong sa akin. Kaya nag-decide akong magreklamo sa labor dito sa Taiwan kasi bawal po yung aking trabaho doon sa restaurant. Kaya may karapatan po akong umapila. Mga naranasan ko sa unang amo ko, naranasan ko yung mamanhid ng sobra yung kamay ko, as in parang patay na siya ang pakiramdam ko. Takot na takot ako kinaumagahan, nagising ako, iyak na lang ako ng iyak. Wala akong magawa kundi umiyak. Pangalawa nga, yung wala akong kapahinga-pahinga doon. At pangatlo, yung amo kong nasinggero, kami lang ang naiiwan doon gabi-gabi. Minsan kinakatok ako sa aking kwarto, kaya sobrang takot ko po doon sa una kong pinasukan. Nung makaalis po ako sa una kong pinasukan, sa pangalawang amo ko naman, okay naman po siya kasi tatlo lang kami nung aking amo, si Lola at saka yung anak niyang lalaki. Ang naging problema ko naman doon ay naku po, napakamanyak din po nung aking amo. Kinakatok din po ako sa aking kwarto. Tiniis ko po lahat yung kahit natatakot ako. Sa umaga, wala rin pong almusal. Nagagalit po sila pag kinukuha ko yung pambili ng almusal dun sa lamesa. Bandang huli, mga 6 months lang ako dun. Wala nang maipasahod sa akin yung amo ko. Kaya lipat na naman po ako. Buti na lang po, dito sa pangatlong amo ko, medyo okay naman po siya. Dito na po ako nagtagal. Dito ko na po lang tiniis yung mga bagay na kaunting bagay na kaya natin. Kailangan tiisin na rin natin. Ang buhay abroad, mararanasan mo yan. Malipasan ka ng gutom, madalas po yan. Kasi uunahin mo muna ang trabaho. Tsaka ang mga amo natin, pag tinawag ka niyan, kailangan pumunta ka agad kahit ano pa yung ginagawa mo. Wala silang pakialam kung kumakain ka man o nasa CR ka. Mararanasan mo pa yung sigaw-sigawang kanila. Buti na lang hindi ko naranasan yan dito sa pangatlo kong amo. Doon sa una kong amo sa restaurant, doon ko naranasan yung sigaw-sigawan pa nila ako sa dami ng aking mga gawain. Kaya siguro swerte ko na rin po itong pangatlo kong amo. Kahit maraming trabaho, okay lang basta hindi nila ako sinisigaw-sigawan. Kaya pag nag-abroad ka, ihanda mo ang sarili mo. Unang-unang makakalaban mo ay ang homesick. Minsan nga kahit matagal na tayo dito sa abroad, nararanasan pa rin natin ma-homesick. Siyempre, namimiss natin yung ating pamilya. Namimiss natin yung mga buhay natin sa Pilipinas. Kaya lang talagang kailangan nating magtiis para sa kanila, para sa ating mga anak at mahal sa buhay. Aminin man natin o hindi, sa ating mga OFW, minsan nararanasan talaga natin yan. Nangungupit tayo ng pagkain habang tayo nagluluto. Kasi minsan kapos din tayo sa pagkain, 'di ba? May mga among sobrang tinitipid tayo o matipid talaga sila, lalo na po ang mga Chekwa.
minsan kulang tayo sa tulog dahil 24 hours natin binabantayan ang ating alaga, lalo na kung makakuha ka ng alagang makulit. May nananakit pa tulad nitong alaga ko. Buti na lang nasanay na ako. Nung unang dating ko dito, sinapak ako niyan, kinompyang ako dito sa may baandang tenga. Diyos ko po, ang sakit na iyak po talaga ako. Sinumbong ko sa amo ko. Yun, pinagsabihan niya lang si Lola. Hanggang ngayon, kahit mahina na si Lola, nananakit pa rin yan. Sobrang salbahe. Pero okay lang, nasanay na rin ako sa kanya. Iniisip ko na lang na dahil may sakit siya, kaya siya nagkakaganon. Pag dumarating ang Chinese New Year, sobrang pagod naming mga OFW dito sa Taiwan or sa kung saan man may Chinese New Year. Kasi sobra, lilinisin mo buong bahay. Katulad ko ako, 2nd floor na bahay ang nililinis ko. Napakalaki po. Halos wala akong pahinga pagdarating ang Chinese New Year kasi general cleaning po siya, as in. Akala ko noon pag nag-upload ka, ganun lang kadali. Naa-amaze ako sa mga taong nag-upload. Sabi ko, wow, ang galing naman. Yung pala, hindi ganun kadali yun. Dati pag nakikita ko yung kapitbahay ko, ang lalaki ng box na pinapadala niya sa pamilya niya. Wow, sabi ko, sana all. Hindi pala ganun kadali yun. Ilang buwan mo siyang pag-iipunan para makaipon ka ng mga ipapadala mo sa Pilipinas. Ilang sahod pa ang dadaan bago mo mapuno ang isang box. At syempre, titipidin mo na naman ang sarili mo para may pandagdag ka sa ipapadala sa kanila. Lipas, gutom, puyat, pagod, homesick, yan ang mga mararanasan mo kapag nag-abroad ka. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Kaya pag ako'y nakakalabas para mag-day off, sinusulit ko po talaga ito. Pumupunta ako sa mga lugar na gusto kong mapuntahan. Yan na lang po talaga ang reward ko para sa sarili ko, ang mamasyal. Kinakain ko yung mga gusto kong kainin. Once a month lang yan, kaya hindi ko na ipinagkakait sa sarili ko. May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Hong Kong. Kaya bawat oras, dapat sulitin mo. Kasi walang nagtatagal dito. May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Hong Kong. Kaya bawat oras, dapat sulitin mo. Kasi walang nagtatagal dito. Ang pag-abroad, swertihan lang yan. May umuuwing mga nagkasakit dahil sa sobrang di nakayanan. Minsan, umuuwing nakakahon. Isa na pong bangkay. Kaya kung mag-a-abroad ka, dapat nakahanda ka at lakasan mo ang loob mo. Kaya yung mga pamilya natin sa Pilipinas, pahalagahan nyo ang mga pinadadala sa inyo ng inyong mga magulang o kamag-anak. Dahil sobrang sakripisyo ang nararanasan nila simula nung sila'y lumayo sa inyo. Madalas nyo sana silang kamustahin dahil sa isang kamusta nyo lang, sobrang saya na ng mga yan.
hindi magchat-chat lang kayo kung may kailangan lang kayo sa kanila. Hindi nyo alam kung gaano kayo nila namimiss. Sobrang saya nila kung kayo ay nakikipagkomunikasyon sa kanila. Dahil yan na lang ang kaligayahan nila sa buhay. Yan ang buhay abroad at ito rin po ang aking true to life story in abroad. Dito po nagtatapos ang aking short story. In fairness, naiyak po ako habang ginagawa ko po ito. Thank you guys. Salamat sa inyong panonood. Keep on watching always. Don't forget to like and subscribe. Sa isang like at subscribe nyo lang, meron kayong taong matutulungan o isang OFW na madaling makakauwi sa Pilipinas. Thank you guys. God bless you all. Bye-bye. See you on my next vlog.